lineup ng NXP, kahit magkamali ka ng onte, ang daling balikan. Kasi madaling i-execute yung lineup nyo. Yes, so NXP for me as well is... Yeah. Okay. We're gonna have to wait and see. I really hope I'm proven wrong because yung lineup nito ng Aura is ngayon ko lang din medyo na... Yeah, let's see. Ngayon, interesting lineup for Aura PH. They want to go for the little skirmishes. Mm-hmm. Meanwhile, NXP Solid gusto ng 5-on-5 Royal Rumble. Yep. Lagi. Pag sinabi little... Sulit yung ano, yung Fatal Links. Ang meaning ng little skirmishes para sa mga audience natin is yung paisa-isa lang na laban. 1v1, 2v2, 3v3. There you go, Rockheart. What was true? The... Emblems, men, yung battle spell din. 5-man flickers para sa NXP. 5-man flicker for NXP. Sabay-sabay tayong mag-wombo-ombo in the middle of the fight. There so, you go. Aura, ang alam mo yung win condition nila dito? Huwag silang magdikit-dikit. Oo. Yun talaga eh. yun eh. I think feasible naman. Kasi Claude ano to eh. Claude Kagura. Oo. And Aura playing it safe right now. But that is the first blood. There you go. From the umbrella. Coming in from Greed. MB with the movement. Tamang galaw agad, no? Yung mga side laners natin, Renjo and MB. Laban agad. To secure the Leto Wanderer, Renjo getting it down. Wow! Gera agad, Gera Patani, boy! Gera Patani. And the combo with, sabi ko nga, Renjo, Tams talaga yan ever since, no? Oo. He's one of the best players as well for Tams. Although, hindi lang siya nakakalaro masyado lately. Oo. I'm actually super surprised that he's in. So, malapit it's gonna be interesting, no? Malapit mag-beerpong yan si Renjo. Iba yun. Fun fact, naka-beerpong natin yan si Renjo. There you go. So, for ano naman, for NXP Solid, I think solid yung win condition nila na to keep H2O alive lang. Like, alam mo naman sa H2O, mainit na mainit yan. Mm-hmm. As long as he can get the items, as long as he can get the turtle buff. Uh-huh. Nako, ang hirap counterin, lalo pag naka-Yishan Shin yan. At ang saya mag-Yishan Shin, lalo na pag nakapag-healing spray alam ka. Alam mo to. Ang lakas kasi nung lifesteal mo because nag-crits. Yes. Doon, kapag ikaw ay makakalasit. But then again, nice stun. Coming in from ang ganda ng tinulak. What? What? Para kang, ano, parang digi. Ginamit yung Kagura ng parang digi. Hindi, parang ano, yung ano, parang Chou. Parang ginawang Chou, oo. Parang Way of the Dragon pabalik. Mas Chou. What? Kagura yung gamit niya, pero malachow yung mechanics. What? Sabi niya, this is freestyle. Freestyle Kagura. Freestyle Kagura, boy. Freestyle Kagura, okay, so, boy. Sabi ko sa iyo, Greed, he's one of the only decent Kagura players I've seen in the league right now. So, talagang pinapatunayan niya yun early on pa lang. NXP still holding solid though. They still have the chance to really scale here. Top lane, tsaka bot lane nila, hindi mamamatayan. Yes, ang taas ng emphasis dito on the sustain, on the Khalid. Khalid can go toe-to-toe with Tams. Tama ka, Rockheart. And again, Renny J with the X-Borg, he knows how to also play the Cho. Yes. That's why, pag alam mo kasi yung Cho, kabisado mo rin yung ano, kung kailan siya magkaka-knock up totoo at kung kailan wala. So, very, very similar sa totoo lang. So, we will have to go into a later part of the game kasi pantay na pantay ngayon ang gold ng NXP and Aura. Ayan, biglang nag-boost up into 7-4, 7-5. Walang super lamang. Pero map control, looking like lumalamang, starting to get hold ang NXP Solid around the turtle. Gustong-gusto makuha ni H2O itong buff na to. Oo nga, mas gusto nga nila to. H2O nakapwesto, kompleto ang buff nakuha niya. Art of Thievery mula kay JP ay hindi aabot. Man, look at the levels right out of the carries. Yes. H2O getting level 7 already. Meanwhile, JP level 5 pa lang. This is looking dangerous for Aura. Napakalaking discrepancy, no? Not to mention, they are also in a very hard skirmishing mode here against NXP. Ang maganda, sige Luwash, push naman ng push. So, malapit na matakedown yung top lane turret. Pero, ang problema din, yan. Yeah, nag-agree ako sa'yo. Meron silang nakukuwang lane. Uh-oh. Pero still, as long na buhay yung tore, I think lamang ka pa din eh kasi gusto mong mauna ka sa level. And the pack na ang taas ng vision control nyo mm-hmm. because of the mountain chakra. Kaya na-prepare sa ngayon si JP maging safe at mag-farm lang. Yes, level 6 versus level 8, JP. Oh, nako po. My grab. Pag naagaw pa yan, nako, napakalaking EXP din na mawawala doon. Muntikan pa. I think alam ni H2O yes. na muntikan alam pa. Na alam niya. Nakabantay to doon sa timing ng orange buff. Nakita mo yun, hinumpulado na, tsaka siya nag-ulti eh. Hindi ito yung basta naka-cooldown gagamitin mo. Yung mountain hindi chakra. Ganun yung ginagawa niya ngayon eh. Binabantayan niya yung timings, yung buff, and syempre yung laban na most likely magaganap in a few moments, nag-iinit, naghahanap ng timing, and looks like napakababa ng HP ng Aura para tumuloy doon. Top lane will go down, Kiluwash nakuha pa rin ng gold, and... NXP Solid ahead by 700 gold. Oo nga, man. NXP Solid using their ability.
using the vision to control every objective that there is. Binansagan natin ang Aura PH, the king of stealing buffs. Yep. Pero with this Mountain Shocker, nanenegate ngayon yep. yung gustong gawin ng Aura na mabilis na galaw. May Baksha sila, may Kagura sila, mabilis dapat kayo sa mapa. Oo. Pero na-out bilis kayo. Outbilis. Oo. That's the thing, you know? Outbilis. Outbilis. And ramdam mong hirap silang gumalaw because of the Mountain Shocker. As we can see right now though, NXP looks like naipit. Chester in the middle, very, very low on Valier. Flame shot by Greed. Gonna get taken down. And Rene J and the rest of the team is still here getting ready for the turtle. Pero minus one sila ngayon, Kuya Man. Jean Chester, 10 seconds up. Oo nga, turtle na lang ang iniintay dito. Tignan natin kung pipersain pa ba ito ng NXP Solid. Aram ng Aura na kulang sila. Papasok na si Regio. Reflesia nandito na. Just doing Reflesia things. Nandito na rin si Kiluwash. Nako, Blazing Duet, patay. Si paring Reflesia ngayon. MB buhay pa din. Na-reset pa yung turtle. Nice reset coming in for the side of NXP. Mukhang napamalinang pasok ata dito ang Aura PH. Ladies and gents, mataas ang control and sustain na meron ang NXP Solid at mukhang si-set up pa sila ng next turtle. Yep. Makikita si Greed dito, Kuya Rockhart. And makakabalik si H2 mamaya pagbalik. Chester pa gonna be suffering a lot of damage. Greed gonna go down there by MB. Oh my God, the mind games. Mind games, bro. The mind games, the chess game is real for Aura PH. Ang ganda sana ng pasok ni Baksha dito. But again, Rockhart, dito papasok yung sinabi mo. Ayaw ng Aura ng 5-on-5 Royal Rumble, which yes. is mas gusto ng NXP. Iwas talaga yun, no? Partida pa, yung NXP, 4-on-5 yung laban kanina. Exactly. Apat pa lang sila dun, wala pa si Chester. Wala pa sila dun eh, di ba? Oo. So what is happening here and what is happening right now is controlled by NXP here on the turtle box. Oo nga. Napakadali nito. Plus, meron pa silang Gauntless Fleet. Easy Bugatti Turtle para sa NXP Solid. Aura PH. Now, hirap na rin sila maging sa economy. It's a good thing na they have control in the top lane kahit papano. But again, tabla yan eh. Tabla, so, magkakatalo man. Tayo dito in the mid fight. We're now resetting for the next purple para sa NXP, pare. Yep. And so far, so good here for NXP. Lamang sila ngayon ng almost 2,000 gold. And Sir Felicia medyo nang gigigil din. Gaano target here? Yawi ang makita niya with Greed. Kompletong combo. That was unfortunate from Yawi. Parang ang mahirap kasi dito pag kalaban mo yung Aura, hindi magagawa yung I think yung signature move ni yes. Yawi. Yung tago bush technique. I think Aura is fully aware kung nasan si Yawi kanina pa. Yes. So with that clutch pick up for Aura PH and nagkaroon ngayon ng onting kabagalan yung laban. That's right. Ang important ngayon is nakuha ni Chester yung Necklace of Durance and na-lock in na din ni JP ang kanyang Demon Hunter Sword. Oh. So baka magbago na ang laban na to. Depende kung sino ang mauna. Isang may damage na at isang pang anti-sustain. Yes, against Renzio from the and back JP. Siya. But man, mahuli ata ulit si Awi dito. Grabe si JP, oh, JP dito! ML na ML, pare ko! Easy Bugatti, BMI! Grabe! Parang gigil Ling. Mag-isa! Yung cloud niya parang Ling. Oh. Tumulas! Oh. Oy, dodge! Raging Sandstorm out! In pala si MB dito but JP with the Art of Divinity again. What meanwhile, Kiluwash with the flanks. Oh no, Aura PH outplaying NXP. This is the champions, ladies and gentlemen. Nakita mo yung mga ganong bigla ang moves. Kung si Greed, ginawa niyang parang Cho yung Kagura. Si JP, ginawa niyang parang Ling yung Kloki Buddy. Ano ginagawa mo? Uy, Aura, mali yung hero yata ang inisip nyo. Nakakatawa yun, no? Ganun yung nangyayari. They're playing like their own heroes. Yeah. And diba? Man, ang interesting kasi dito, we all thought that NXP Solid was leading. Lamang talaga. Pero ang nangyari, Aura pa rin yung nagdikta ng tempo and risky yun na yung ginawa ni Claude. Super risky. Look at this. Like, a very aggressive Claude play. It's something you don't expect. Uh-huh. Pero at this point, ay, tapos na pala. Ito na yung after nun. Yeah, yeah. Yung after post that, nakuha pa rin nila yung kills na kailangan nila against YSS and against the Khalid. Yeah, and man, nung nakita natin yung replay, I like the response coming in from Kiluwash. No, hindi na siya nag-bother doon sa top lane na i-clear yung wave na yon. Which is usually yun yung gagawin niya, di ba? Usually, split lang yun, magdamag eh. And that's what you get if you do risky plays eh. Your side laner needs to support you in any way possible. Umabot si Kiluwash doon, na-negate niya yung pwedeng counter go kay JP. Yes. And then with that, Aura PH with a snap, 2K gold lead. Which is, I think,
the reason why nag-go yung NXP din doon. Kasi expect nila nasa top lang to eh. But anong ginagawa to bigla sa baba? Oo nga eh. Which is maybe they got caught by surprise. Yeah. And somehow naman, they still have control. Uh-oh. NXP are still here. Oh, and they're God. Looking for targets. There you go. That's why the Claude loves units. Ano yun? Yung units ng perfect match. Ah, yung perfect match. More go. Units, more money. More units, more money, more stacks. There, oh my God. Okay. Si JP. Okay, hindi ako nag-gets yun. Oh. Parang Ling talaga eh. Parang Ling. Tawang-tawang si Manchi. Nakakatuwa kasi panoodin eh, no? Explosive Claude kasi siya. Alam mo yung hindi lang siya papasok basta. Oh, oh, eh. Papasok siya, walang kasama. Oh, oh. Nasa likod yung kampi niya. Tapos siya una. Siya yung una. Usually pag Claude ka, hintay ka ng hintay set. Hintay ka eh, lang diba? Ng set ni, oh, ano, ni Grid kung oh, isang yin yung overturn. Oh, oh. O kaya si Rafflesia siya man lang na dumive in. Gusto wala niya, eh. Siya una. Siya una eh. Oh my God. NXP though, they're still defending and top lane wow. Might be a problem. Ready, Jay, very, very una low. Walang immortality. Una na naman dito si JP, BMI out. But there you go, tinapos na ni Greed yung kill na iyon as Team Out of PH. I like the rotations, man. 14 seconds left. Make that 10 on the Lord. Get the top lane and then set up for the Lord. Set up lang ng set up and I think yun din yung gustong maging laban ng NXP dito. So right now, they are trying to accelerate. What they're doing right now is trying to accelerate, keeping H2O alive. Yun yung plano ni Chester dito. Kaya i-check niya lahat ng bush para kay H2O para lang makabawi siya. Oo. Pero hindi. Nah, man. Greed. With the outlay, nandito na naman si Mr. 5 Minutes stealing the orange buff. Uy! Oh my glove. Ang hirap nun. Oh, that was so crucial. Ang crucial nun, Bobby Trix. This is now Aura PH. Dominating the late game. Pero may bawi, onting bawi si Rene J. Oo, Rene J, hindi pa rin sila papatigil naman. They have explosive damage. If they can scale until maybe 16 to 20 minutes nang hindi sila masyadong napupush, yeah, kayang mabawi to. Yeah, kasi in terms of late game, may damage pa rin ang NXP. Plus, again, man, may flicker sila. Yes. So they can definitely outplay. But I think Aura PH, kompleto din yung kit eh. Look at this. Five different battle spells. For ano? Aura PH. Napaka, revitalize. Ang ano nito ha? Ang lupit nito. It's so colorful. Revitalize, purify, flicker, vengeance, flame shot. Parang may parang Power Rangers, you know? May ganyan-ganyang kulay. May ganyan-ganyang kulay. May ganitong formula na nabuo bigla ang Aura PH. Interesting. Ang interesting nun, they have a counter in every move na gagawin ng NXP. Hmm. May healing ka pag sumugod na mga sobra, may tulak ka kapag sumugod ulit sila ng sobra, tapos may flicker vengeance ka. Lahat to counter battle spells eh. And healing. Oo that's nga a big deal, no? So we are here for a defense. Sabi ng NXP, todo defense muna tayo and Aura, they are looking for ways to get inside. Pero syempre, like yesterday, hindi din ganun kadali pasukin ng NXP. Totoo. They need, Aura PH needs to wait for that Lord. Yes. Bago sila mag-go-go. Yes. At isa din ang NXP sa mga well-known teams na magaling mag-synchronize ng mga skills. Tama. They know kapag may papasok na isa, sunod-sunod na kagad ang follow-up. Minsan nga, pipikit ka na lang, tapos na yung clash. So, kailangan mag-ingat dito pa rin ng Aura PH. Yeah, Aura PH, we are looking for more ways. So, I think, alam naman ng NXP, naghahanap itong mga to eh. Naghahanting itong mga to eh. So, hindi muna tayo mag-check ng bush. Uh-oh. Hindi muna tayo lalabas ng base. Although, i-concede natin na naman yung buff, which is, I think, ang tagal nang walang orange yata ni H2O dito. H2O. Which is, pre-prioritize ng Aura. Yeah. Ang hirap makagalaw nun. Yeah. And speaking of the match of JP versus H2O, yung Claude is, of course, kapag lamang ka ng item against sa Yishun Shin, malambot din ang Yishun Shin. Yishun Shin is actually really easy to... Pero, the good thing is, si Chester, naka-Yishun Shin, naka-YSS duty siya ngayon, no? Oo. Naka-pure bodyguard duty. Bodyguard ng sobra. Just searing torrent mo lang, tulak mo lang kung sino ang lalapit. But this is a Claude that we're talking about. I think, may hirapan ng Yishun Shin lumapit. Kailangan ni H2O ma-burst yung Claude. Kasi kapag hindi, malulugi siya sa ano... sa trade ng normal hits. Yun nga eh. Kapag full stacks yung Art of Davery kasi masakit eh. Oh, ang problem sa Yishun Shin kailangan niya lumapit para mag-crit. Hampas. Eh. Oo. Oh, si Claude kahit malayo, Demon Hunter Sword proc yung proc. Hinahanap oo, niya. Oo. Oo. So, burst ang kailangan ni H2O dito to get JP and maximum. JP is
playing the time, having a great time talaga dito, Rocket. Ang laki ng difference ni JB from last week, no? Medyo nabibehind siya. Napapakery si Lucky LVJ. Ngayon, si JP naman, gigil na gigil. Yes. And I think maybe na-realize niya yun. And again, props kung Coach Arcadia for a big change in the way the player plays. Kakaiba to. Discipline right now ang nangyayari dito sa Aura PH. They're waiting for the second Lord. They're clearing everything out. Tingnan mo, pati yung Lito Wanderer sinisave. Tama. Oo. Interesting. Ang tagal niya, hinhold, no? Oo, hinhold. Para pag nag-Lord, pag may namula ready na isa. Yeah. Oo. Game, 20 seconds. Like, we have 25 seconds on the next Lord. And, siguro sumisigaw na si Boss Yolo dito, no? Oo. Guys! Tingin sa Lord. Tingin sa Lord. Because this is gonna be very important. Pag nakuha nila to, this might be the push. The final push. And mind you, this is a level 2 Lord. This is the charging Lord. Ladies and gents, 7 seconds left. Both of the teams setting up. Ito ang Lord Chacha. Ito ang Lord Chacha. Mind you, may purple na up, ah. So pwedeng nako, hindi na ata kailangan ng Crazy 2 Wit na naman. Parang si JP. Grabe, JP, daddy! The daddy JP daddy is JP in the house! Ba't ganun? Wow! Walang makakapigil! Psycho lang pala yung Lord! Debated mula dito sa Aura PH! NXP, basag ang mga tore nila! MB, sinusubukan niya yung best niya with the Desert Tornado! Pero nandito si Rinjo! Kinagat ni Kuya Renjo! Gigil na gigil! Bait lang pala yung Lord! It's a bait. Ako nagulat na ako. Bakit buhasok bigla si JP sa tatlo? Oo, I think they were fully aware na nagsiset up yung NXP Solid. They play naman dyan, oo. Oo, nagset up sila, and then biglang ginulat ni JP ng ganun. Kasi ako, that's a normal call, right? Oo. You know that the enemy is going for the Lord, you need to send at least 2 people to scout. Yes. Which is, I think, tinake advantage ng Aura na hindi Chester pa sila nakaposisyon. Nandun si Chester, nandun si Yowie, nandun sila lahat eh. And man, they fall into the trap. It's a trap. Nahuli kayo sa aking trap, NXP. Killing spree para kay Kuya Renjo. At in a fatal links. Pero Chester, nasa na yung pagbawi dito. Mabubuhay ba ulit si Raplesha? Oo, dahil may immortality. Kiluwas lang ang mamamatay. Pero man, here comes the Lord in the mid lane. Anong klaseng depensa ngayon? Paano mananalo ang NXP ngayon dito, Rockhart? 4v4 to. Ang the only way they'll win this is if they can clear top na inbot agad para walang magulo. Para maka-focus sila sa mid. Oo. No? Yun lang yung way na nakabawi sila. Pero right now, bot lane, kinatrabaho na agad ni Grid mag-isa. Big Daddy Grid! Kasama dito si Big Daddy JP! JP once again going in for Blazing 2 win! NXP matatalo! Aura PH ang panalo!